Bakit? Bakit sinubukan mong magkaroon ng pagbabago sa iyo? Before po kasi hindi siya supportive po sa mga ano. Oh. Sa mga ano po. Medyo conservative po siya na boyfriend po. Mm. So paano pa nag-aayos ka? Kailangan gusto niya bawasan, ganyan? Kapalan yung kilay. Sa pananamit po, conservative po siya. Sa pati sa pananamit, ano talaga apo, niya? Apo. Oh. Totoo ba yun, Jecky? Opo, kasi parang ano, hindi niya naman kasi kailangan ng mga ganung bagay para makita na kung gaano siya kaganda. Parang pero kung paano kung doon siya komportable, doon siya masaya, doon niya feeling niya na doon siya confident? Eh kasi po nagbe-base po ako sa ano eh, sa unang time na nakilala ko siya kasi di naman siya ganoon eh. Tapos parang tinatry niya na magiging ganoon siya. Mm. Kaya naisipan ko na baka may ano, baka may iba na siya, overthinker din ko po kasi. Kasi minsan mali mo, sumasabay siya sa uso kung ano yung usang pananamit ngayon, di ba? At saka nag-explore talaga tayo, no? Nag-explore tayo ng mga expressions natin sa katawan. Lalo na pag nagmamature ka, di ba? Nakikilala mo yung sarili mo. Oo. Unti-unti mong nalalaman yung gusto ko. Ito pala, gusto ko i-try. Yeah. Kung hindi mag-work, di hindi. True naman. So ano yung Jecky, during the relationship niya ba, dun sa 6 years and 9 months, dun niya ba parang na-realize na meron siyang dinidiscover sa self niya? Yun ba ang rason ng paghiwalay? Ay, gusto ko yung self-discovery. Diba? Hindi pa po yung time na yun na, ano, na nag-start talaga siyang magiging ganyan. Kumbaga, after siguro mga 2 years namin. Pero nung bago kasi kami, di pa siya nag-makeup, di pa siya nag... Ano pero ilang taon siya noon, naging kayo? 16 siya, naging kami. Tapos 18 ako. Oh, syempre. Oh. Nagmamature. Baka kaya hindi pa nagme-makeup. Wala pa siyang ano noon. Account sa shopping. Hindi pa nakaka-order. Hindi, ano bang iniisip mo pag nakikita mong ano, makeup siya? Iniisip ko noon, kasi pang nagbago sa kanya marami, na nagpupulbo na siya, nag-lip balm. Nagpupulbo na. Parang, ilang taong ka noon? Ilang taong ka din noon? 18 ako, tapos siya 16. Tapos, ngayon, ganun ka pa din ba? Ayaw mo nang ganun yung babae? Okay na po ako, parang tanggap ko na eh. Kasi karamihan sa babae ngayon, parang lahat-lahat na, may-makeup na rin, parang neutral na lang po sa akin. At saka yung nga, yung freedom for self-discovery, di ba? Paano ikaw din, di ba? Kunyari, may pagbabago sa sarili mo na. Forma. Di ba? Sa forma, di ba? May face ka na gusto mo, nakabalat ka. Tapos biglang, ayoko na, sneakers na ako. Chip-jop na. Di ba? Para di natin magugustuhan kung yung tao iti-take that against us. Yung mga pagbabago sa sarili natin, na choice natin for ourselves. Kasi kasama yun sa kalayaan. Mm. Di ba? Yung kasarinlan mo, yung pagiging tao. Kaya di ba may sineselebrate tayong Independence Day? Happy Independence Day. Bukod sa kalayaan, kasarinlan kasi yun eh. Yung ino-own mo yung sarili mo. Yung ganun, di ba? Kasi kaya ko tinanong kanina kung ano yung nararamdaman niya. Kasi merong ganung iba na lalaki yung pagpapaganda ka, may pinagpapagandahan ka, no? Nagsiselos. Ganun. So wala sila kanila yung issue. Nasa sayo. It's your insecurity that's causing you to have an issue. Hindi talaga yung pagbabago ng babae. Na-realize mo ba yun na baka? Ah, baka insecure ka lang. Opo. Na-realize ko po yun nung ano, parang nung 21 ata ako noon. Parang napaka-mature ng ganung utak. Na binabawalan mo yung babae, na gawin yung gusto niya. Mm-mm. Yun. At pumayag din naman si Suphia for a time kasi mahal ka niya eh. No, Suphia? Totoo po. Pero ngayon wala na siya. Ito na pagkakataon para manibago ako. At ipapakita ko talaga, totoong ako. Sabihan ka yun. Diba? Maglalakad ako papunta sa tuktok ng bongdok. Aabutin ko ang aking pangarap. Ganon. So, kung tatanong kita ngayon, Suphia, ano ba yung gusto mong maging ikaw? Gusto ko po yung komportable po ako sa sarili ko na mapapakita ko po yung ako po talaga. Dapat sa mag-uratex ka kung gusto mo komportable. Nako, syempre, big boy check. Oh, big boy check. I-uratex mo yan. Nako, naso big boy check. Gusto kong ipakita yung sa iyong sarili ko ng komportable na kaganoon. Oo. Walang sakit sa katawan. Yeah. Ano ba yung sa ikaw na magiging komportable ka? Can you specify? Ano ba yun? Ayun ngayon po kasi mahilig na po ako mag two-piece. Ayaw po talaga niya dati nun eh. Tapos yung pageant po, chicken ba yan? Alam mo, para malaman, chicken. Hindi, kadamit. Pangligo. Pang-beach. Alam ko, two-piece chicken. Oo. Alam mo, para mas mabigla siya, mag five-piece ka.
Dog. Hiwa-hiwala, iba yung dito. Iba yung dito, dalawa na yan. So dito, tatlo. Diba? Tapos dito, sa ankle. Tapos dito pa, dito. Five piece. Ayaw man ang tupas. Pwes, naka-five piece ako. Diba? Mahirap yung pag... One, two, three, four... Five. Brett, mahirap. Uy, four-piece na lang. Sumalais. Nung naligo ka, mag-ahon mo, four-piece na lang. Nagbanlaw ka, naging three-piece. Yung gano'n. Jecky, bakit gano'n? Ano bang, ano ba yung mga reasons mo? Well, para sa akin po, sinasabihan ko sana iwasan niya mag-swimsuit kasi karamihan kasi sa mga lalaki ngayon, yung mga mata nila parang dumidikit talaga sa katawan ng babae. Eh di yung mata ng lalaki sana ang kondisyon mo, hindi yung babae. Yes. Siguro, Jecky, pwede mo siya... Kasi nagsiswimming kayo eh. Pwede mo siya pagawalan na mag-swimsuit pag pupunta kayo mall. Yeah. Oh. Oh,